bad items ka freshness mo ay di pa huhuli. Let's hear it from Nanay Christy. Mga kapatid, gawing hobby, tumutok sa balitang juicy sa 92.3 Christy Firmin. Mga intrigang super hit, sabay-sabay tayong makinig. Christy. Hindi ka lulusot kahit na magpaikot-ikot, ganyan kainit ang Christopher. Mga balitang showbiz tatalakayin, bawat angulo bubusisiin, dahil walang isyong uurungan. Bawat komentaryo, palaban. Ito ang programang may kasamang kantahan at tawanan. Sa reyna ng chikan na si Nay Christy, hindi ka maiiwan. Tara na't makipagchikahan. Oras na para sa Christopher Minute! Ngayong araw sa Christopher Minute. Alden Richards, tinawag na epal ng mga Cathiel supporters. Catherine Bernardo, iba ang gustong leading man, hindi si Daniel Padilla. Bea Alonzo at Dominic Roque, prenuptial agreement nga ba ang pinag-awayan? Luis Manzano at Jesse Mendiola, tuloy na ang kasal sa simbahan. Ang naiinit na showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Magandang Lunes ng tanghali po sa inyong lahat. At dahil bateriyado na tayo, dahil sa dalawang araw nating hindi pagsasama, natural, handang-handa na po ngayon ang mga CFMers dito sa ating bayan, lalo na po ang magigiting nating OFW sa maiinit nating chik at intriga. Sa ngayon po ay nagkakarinigan na tayo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa totoo tayo. At syempre nagkakakitaan na po tayo ng sakdalinaw sa Signal 1PH. Ganun din po sa Radyo 5 FB Live, YouTube at Signal Play App. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At heto na po ang aking partner, Buena Manong Handog, sa linggong ito, Romel Chica. Magandang tanghali sa iyo, anak. Nanay, magandang tanghali po. Happy Monday. Happy Monday po sa inyong lahat. Dako, simula na naman po ng ating kwento. Ha? Kaya lapit-lapit na. At i-share na po ang ating post at tweet at comments para sa inyong mga komento. At huwag mo kalilimot ang ating official hashtag, hashtag Christopher. Ayan. Po. Unang sultada, hahamunin kita ngayon. Hahamunin kita. Ay. Gusto mo yung mga pinag-usapan natin off the air kanina, gawin natin ngayon sa ere? Gusto mo? Nay. Mainit ang kapaligiran. Di ba sabi mo, super init. Ay, mainit. Nasa pulko ang matinding init kahapon sa Nueva Ecija. Grabe. Di ba? Nakakatindi talaga. Nanunuot sa kalamnan. Pero ang mga issue natin ngayon, sigurado super init din. Katulad ng una nating item, ano ba ang pinagpipistahan ngayon ng sambayan ng Pilipino maging ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng buong mundo? Hindi ba yung pananamlay, yung balitang balita na hiwalay na si Bea Alonzo at Dominic Roque? Ang dami na tinatanong ngayon, sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, kung prenuptial agreement naman ay parang sa kabilang punto, okay naman po sana yan, pero kung talagang pagmamahalan ang basihan ng ating pagpapakasalan, ay dapat hindi na natin kinukonsider ang prenuptial na yan. Kung talagang totoo, wagas ang pagmamahalan, walang halong ano, di ba? Pag-imbot at buong katapatan. Diba? Sisikapin kong maging tunay na Pilipino. Pilipino sa gawa. Sa isip, sa gawa. Yung mga sources po na nagdedeklara talaga
na may pagkakalabuan talaga daw po na ganyan. Tagibang, tagibang ngayon yung relasyon ni Bea at Dominic. Isa lang ang kinatatakot nila. Kapag puso ang nanahan at pinairal ni Dominic at ni Bea, talo ang lahat ng ito. Diba? Yun naman yun eh, diba talaga? Correct. Pero yung pong usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos. Marami po tayong alam na personalidad na hindi natuloy ang kasal dahil parang tinapakan ang kanilang pride. Meron. Diba? Correct. Yung isang napakayamang negosyante at saka yung isang female personality ng bulwagang pambalitaan, hindi po natuloy ang kanilang pagpapakasal dahil para bang naisip ng babae na ano ba to? Ano ba akala nyo sa akin? Kayamanan lang niya ang habol ko. Kapag babae naman ang meron at talagang milyon ang kanyang ari-arian at ang kanyang pera, yung lalaki naman ang nakakaisip na parang nakalalaki kayo ah, nakakalalaki kayo. Ano to, tinatapakan nyo ang pride ko. Meron nakataya gano? Dyan, pride ang nakataya dyan. Na para bang sa umpisa pa lang eh, pinagdududahan nyo na ako eh, samantalang buong-buo naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ba't nyo ako pagdududahan? Parang ganon. Anay, napakalalim. Kasi pwede naman kumirma na lang ng wala lang. Pero kasi iba-iba kasi ang pagtanggap niya pag may mga ganyang eksena, di ba? Depende sa tao kung paano mo tatanggapin. Hala, bakit may galito? At saka, dito sa prenup na ito, agreement, hindi naman po na ipagtatanong, hindi na kailangan pang ipagtanong, higit pong mayroon si Bea kesa kay Dom. Pero okay. Si Dom naman po ay hindi pinulot sa pusalian. Meron naman trabaho yung mama, may business naman siya, may negosyo. Kaya lamang sa pagkukumpara ng kung ano ang meron ng isa't isa, alamang talaga si Bea. Diba? Napakalaki naman talaga ng kung ano ang meron si Bea Alonso. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi dapat yung prenup, di ba? Parang ganon. Yon. At nasa meron, pag-uusap talaga nila yan eh. Nasa pag-uusap ng dalawa, ikakasal talaga yan. Pero alam mo, hindi prenup ang nakikita kong dahilan nito. May nakikita akong ibang dahilan. Ay. Na kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga ngayong mga oras na ito, lalalim ang problema. Hala. Hindi, ang prenup isa lamang sa mga pagdududa ng marami na dahilan. Pero meron akong ibang alam na mga rason, mga dahilan kung bakit nanamlay ito at kung bakit nasasabi ni Bea na ngayon na I have nothing to say pa eh. Wala, diba? This is not yet the time for me to say. Kasi wala pa talaga akong pwedeng sabihin. Talagang nandun siya sa posisyon na ganun. Dahil alam mo na, di ba, yun yun. Kung totoong hiwalay na sina Bea at Dominic, mas okay na yan kesa naman magpakasal sila tapos tatlong buwan lang maghiwalay na sila. Sabi ni Tita Julie Paras, alam mo, barometer dito talaga si Tom Rodriguez at saka si Carla Avellana, no? Ay nako, hindi po makakalimutan ang kasaysayan ng pelikula at telebisyon na Pilipino itong nangyari kay Tom at kay Carla. Sila na barometer dito, di ba? Yun. Totoo yun. Ayan. Nako, may nanghihingi ng clue. Itago natin siya sa posisyon na EP. Diba? Executive producer. Ay, nako naman. Totoo. Nanghihingi siya. Sa akin lang po ito na eh. Huwag kang aano-ano dyan. Sabi ni Adeletada. Kahit wala ang mga yan, kung wagas ang pagmamahal ni Dominic, kahit may prenup o wala, tuloy ang kasalan. May ibang dahilan. Para sa akin, parang may third party. Parang lang po naman, sabi niya. Merong ganitong umuusbong eh. May ganitong umuusbong. Pero wala tayong mababanggit na pangalan kung ano at sino. Pero may nababanggit na ganyan. Na kung ako lang talaga ay magmamatapang sa mga oras na ito at hindi ako people of the Philippines versus diba? Ay naku, ang sarap-sarap sabihin, Bon Belenario, sobra. Sabi ni Dan Clavesillas na depende po sa tao ang pagtanggap ng prenup. Sa iba po kasi masakit yun. May kakabit na pagdududa. Di man sa partner ang pagdududa mismo, maaaring ang pamilya ang nagdududa. Totoo yan.
natural kapag ikaw ay masalapi, ikaw ay milyonaryo o bilyonaryo, pinangangalagaan mo yung pinaghirapan. Natural yun. Tapos biglang may mapapabilang sa kanilang pamilya na hindi nila katumbas ng kung ano meron sila. Natural lang yun. Hindi man yung magpapakasal, hindi man yung karelasyon, maaaring yung pamilya ang nag-aalala. Kasi yes, lalo na ngayon, walang forever. Walang makapagsasabi kung hanggang kailan yung kasalan. Paano nga naman kapag nagkahiwalay, di yung pinaghirapan ni babae o lalaki, magsishare sila, maghahati. Yun napakaswerte lang naman, di ba? Napakaswerte. Kaya parang mahirap, mahirap talaga. At sabi naman ni Marichu, Formation Espiritu, ay sayang naman punay kung masisira sila ng dahil lamang sa prenuptial agreement na yan. At kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, kung meron man, sana po maayos pa kasi napakaayos naman ang kanilang pagmamahalan at pagsamahan. Tama. Si Tita Sofia Angeles, ganun din. At saka si Tita Nene Olanday, ganun din ang kanilang katwiran. Sana lang maayos, di ba? Maayos. Kasi nabalantad na tayo doon sa kagandahan ng pinagsaluhan nilang relasyon eh, di ba? Correct. Gusto ko na yung magmatapang na po kayo. Please, Nay. Gawin namin kayo sa kulungan. Joke lang po, sabi ni Eddie Litada. Palagay ko, anak, mas uuna ka namin dadalawin sa kulungan. Eddie! Nasa Masinati ka pa ba, anak? Nakapagbenta ka na ba ng loteng mamanahin mo? Ayan. At sabi ni Randy Balaguer ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite, Nay, malakas din po ang usap-usapan dito sa Tagaytay ng merong nag-cancel na celebrity ng wedding venue. Canceled reservation. Ayan. Kaya si Ali at saka si Mama Rose, nakatutok na ngayon. Nako, Ali Bilyaran, bukas magkikita ulit tayo sa isa na namang sultada ng SNN. Ayan. At si Jun Morondos, magaling na pintor na Pilipino. Louie Tolentino at saka si Jo Florendo na turingang pagkagagaling na pintor. Nakaharap sa telebisyon ngayon, nakikimarites lang po. Yun ang kanilang termino. Yun na. Diba? At na may kwento ako sa'yo, kaninang umaga nag-text sa akin si Mamu, yung mga hula na yun, sa tagapanatuan. Sabi niya, Romel, balikan mo ang hula ko. Eto na yung hula ko kay Beat Dom. Ano yung nakalagay? Ano yung sinabi? Ito yung year-ender, ano? Opo na yung hindi matutuloy, magkakaroon ng problema ang kasalan. Ayun. Ako, kinilabutan naman ako dyan. Sabi niya, siya na pa nagpaala, Romel, eto na ba? Totoo na ba ito? Sabi niya pa sa akin, nakum, eto, naghahanap pala kami ng ebidensya. Oo, balikan mo, sabi sa akin. Sa Katiel, nagkatotoo eh, no? Nagkatotoo, halos lahat ng sinabi ni Mamu. Nagkatotoo. Opo na, nakakaloka. Ang ikinatatakot ko doon, yung isang young actor na mawawala dahil sa aksidente. Yun, hari nawa na sabi nga niya, huwag matuloy, mapaglabanan. Gabay lang naman po ito. At sabi ni Philip Villanueva, may lumalabas po sa social media na isa sa dahilan e third party at sa side daw ng boy at ang chika, ay, menchong, sana di totoo. Nako, Philip Villanueva. Oo. Anak ko. Nako, may nagtanong sa akin. Napakataray ng kanyang tanong. Ano ang tanong? Sang-ayon sa sinabi ko. Ay? Sang-ayon siya na hindi dinampot sa pusalian si Dominic Roque. Pero ang tanong niya, ano trabaho niya? Ayan na. Teka, i-research ko po ito, madam, para mailatag ko kung ano nga ba trabaho ni Dominic. Alam ko meron siyang ano business eh, no? Correct. Ayan. Ay, wag muna. Lakas ng loob pa ang hinahatak ko sa buhay na ito. Sa mga susunod, sige. Naku, Diyos ko, meron nagtutulak sa akin, may kapatid na si Bon Belinario. Wag muna. Nire-respeto natin yung nagtutulak sa akin. I-BI mo muna. Sabi niya. I-BI daw muna. Nay, beke naman talagang may rainbow flag. Eme, churep. Sabi niya. Bakit ganon? Ang dami-dami nagtetext sa akin ng ganyan.
Nanay, nako, iligpit na si Mamu. Marami na siyang nalalaman. Sino yan? Si Wating-Wating yan, nay, no? Si Wating-Wating ng London. Diba, ganun yon? Sa isang, ano, sa isang mafia, kapag sobra-sobra na ang nalalaman, diba, iligpit na yan. Iligpit na yan. Gergarin na yan. Gurgurin na yan. Itumba na yan. O, oh, diba? Masyado na siyang maraming nalalaman. Sayang, bagay na bagay pa naman si Nabea at Domini. Ay, sana naman magkaayos. Tita Nene, mas magiging bagay po sila kung tama ang spelling nyo ng Dominic. May karnihan sa Bukawi. Si Dominic por kilo ang bentahan. Sabi ni Eddie Letada. Ano ba kayo? Nakakaloka. Naku, iwanan na po muna natin ito. Baka itong dila ko na pinipigil-pigil ko eh. Biglang kumawala. Ano nga ang sabi? Daig ng may control ang makapangyarihan. Daig ng matiisin ang masalapi. Kaya matiisin muna ako, may control muna ako ngayon. Lipat muna tayo, of course, kay Tisoy. Alden Richard. Binabas kasi siya ngayon. Dahil nang kumirma ng kontrata si Catherine Bernardo sa Star Magic, hiningan ng congratulatory messages ang mga taong nakatrabaho niya at makakatrabaho pa lang. Aba, pinalalabas ng iba. Nagpaka-epal na naman daw si Alden. Wala naman daw siyang kinalaman doon sa pagpirma ng kontrata. Bakit daw may pag-good luck pa? Alam niyo po, napaka-busy tao po ni Alden Richards para ipagpilitan ang sarili niya na magbigay ng mensahe sa pagkukontratang ito ni Catherine. Sigurado po kami na merong humingi sa kanya ng mensahe bilang suporta sa pagpirma ni Catherine. Yun. At saka na, you know, kung iisipin natin, lahat ng lalabas doon ang pangasahan natin na masusundan ang kanilang pelikula. Kasi ano na yun eh, pahimakas na yun na eto na ang mga aabangan ninyong makakaparehas niya. Yan, diba? Yan. Totoo yan. Yung mga ganun po, si Alden po ang isa sa mga personalidad na kahit tanyag na tanyag, sikat na sikat, at meron na pong napatunayan, hinding-hindi bahagi ng bokabularyo niya ang pag-epal. Siya po yung hindi natin pwedeng kambalan ng pagpapakilalang ma-epal. Kami po ang saksi dyan. Pilipino, ang mga Pilipino dito at sa iba-ibang bansa ang makapagpapatotoo. Napaka-humble po ni Alden Richards. Meron po siyang respeto sa kanyang kapwa at hinihintay niya kung kailan siya papasok. Pag nakabukas na lang po ang pinto, pagka nakapinid pa, hindi niya yan papasukin. Sa totoo lang. Kaya huwag niyo pong tawagin ng epal. Ang sakit naman nung sinasabi niyo. Umepal na naman. Kailan ba siya umepal? Pag epal ba yun, nagtagumpay yung hello, love, goodbye? Tanggapin niyo ako, totohanan. Nagmarka yan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Hindi po siya umepal dyan. Diba? Nagkatulungan sila ni Catherine dyan. Kaya pwede ba? Huwag niyo sasabihin ng epal si Alden Richards. Yan. Naku naman, kahit kailan hindi nagma-epal itong si Alden, hindi sausawerong artista. Huwag nga kayong ano-ano dyan, sabi ni Eddie Letada. Oo, diba? Naku, eto ka na naman. Third party, ay chuchu. Paano ko ba itong pipigilan? Naku, oo. Nay, kung sina Tom at Carla, ang barometro na 3 months lang, hiwalay na. Isama na rin po natin sina Chris Aquino at James Yap na naging barometro ng prenuptial agreement. Ah, nakalulungkot naman po ito, nanay, kung totoo. Alam mo na, hindi ko na nga binanggit si James at si Chris eh, kasi hahaba tayo hanggang bukas. Di ba? Yan. Yung iba pong mga mensahe nyo mamaya po ay ating babasahin. Kaya lang may dalawa akong umiigting na mensaheng gustong basahin. For your eyes only, nay. Hindi po ba dahil chuchu, si chuchu? Ay! Grabe. At ito namang isa, ang third party ay chuchu. Ay naku! Grabe. At si Ching Bautista Silverio, nay, malas sa love si Bea, pero swerte sa career and business. Sana naman maayos whatever the problem is. Tama. Yung iba po mga mensahe, maya-maya po, hindi kayo mabibigo. Babasahin po natin. Magbabalik po agad-agad ang Christy Perdenet. Wah, wah, wah.
Salamat po. Nananay Christy. Nananay Christy. May magkakarusok pa ba kay Nanay Christy na sadyang tumatawin lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na. Kailan tara, let's go! Christy Perninit na. Christy Perninit na. Na naman. Puno ng intriga. Tanggal ang problema. Dahil Christy Perninit na. Christy Perninit na. Christy Perninit na. Na naman. Puno ng chismis pero may pangaral pa. Dahil Christy Perninit na. Oh. Oh, may malilihim ba kay Nanay Christy? Wala. Wala? Wala, wala. Simple lang ang iyong timpla. Di matapang, tama lang ang lasa. Tulad ng iyong ganda. Simple lang ang iyong timpla. Hoy! Oh. Ako si Rani Raimundo. Ako po si Chad Borja. Ako po si Renz Verano. Richard Reynoso po. Uy, nga pala. Kami po kami ang... Po. Ang OPM Hitman. Para sa Christy per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Mm-hmm. Ako po si Oriel Cassid. Paalam na. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy per Minute. Tutok na lagi kay Nanay mga kapatid. Hindi ka lulusot kahit na magpaikot-ikot. Ganyan kainit ang Christy per Minute. Isyo sa liyang tawili-wili. Ipatong huminit sa Christy per Minute. May kwentuhan, pawanan, kantahan,
Christy per minute. Buong mundo ay kaysaya, may dumatalo pang artista, lahat na aakit sa Christy per minute. Mga balita at intriga, may init na chika, andyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 592.3. This is it, Walastic, Christy per minute. Christy per minute. Archie Day, maraming salamat. Idol Lord De Vera and Ka Erning, maraming maraming salamat. Marion Honor, Ashley and Lala Honor, ingat kayo. Ogiel Kasi, J Brothers, ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace Advincula. At si Mama Noemi na tutok na tutok. J Brothers, Rachel Alejandro, Sharon Cuneta, Tito Boy Christopher Ramos, at Richard Reynoso, ang ating MTRCB member. Marami po sa inyo ang nagre-reklamo tungkol sa puyat, pagod at sobrang stress. Alam nyo na po ang sagot yan, isang capsule lang, Ulta Bio. Kapag tayo po ay puyat, sablay ang ating desisyon. Kapag tayo pagod, wala tayong lakas. At kapag tayo po ay nai-stress, alam natin na ang lahat halos ng sakit sa ating buhay na ito nagsisimula sa stress, nanganganak yan. Kaya ang kailangan po talaga Ulta Bio para sa isang quality sleep, pati ubo at sipon nawawala. Wala pong pagkakataon para tayo ay manghina. Ulta Bio, yan po ang ating suportahan. Ulta Bio. Okay? At meron pa dito, yung mga tanong kanina, ha? Meron kasi tayong iyaano eh, ayan. Wow, tama na ang hindi na. Ang daming lumalabas na iba pang issue, sabi ni Tita Nene Olanday. Tapos sabi ni eto si Lara May, nay, itong mga Katnyel fans na ito ang mga epilogues. Baka po yung apat na panay lang ni DJ ang nag-iingay. Hoy, wapakels at wakers sa inyo si Tusoy ko, no? He is enjoying his Hollywood vacation. A life that he deserves. Sinabi ng pag-inggit, pikit, sabi ni Mayang. Oo, totoo yan. At sabi ni Dims, nay, ano dahil na nahiwalayan eh na Bea at Dom? Chuchu ba si Chuchu? At sino yung third party? Nako, Dims Ignacio, marami kang kailangan ayusin dyan sa Singapore. Okay, at eto pa sabi ni Dan, sa totoo na ay para naman po talagang tumama sa loto si Dom kay Bea. Swerte na sana siya. Di man lang tumaya kahit isang ticket. Pero eto mukhang mapoporfit pa. Ang tama. Mukha yatang ano tawag sa issue ng PCSO? Na-edit. Di ba? Na-edit, nagurgur, nilagay sa ibang katawan. Ano ba yan? Nako. Para daw tumama sa loto si Dom. Kasi kung sasabihin ko naman na may business po siya, naku, upakan na naman ako dito ng text ng isa kong mahal na ginagalang na source na hindi nanununog at nangungoriente. Itatanong na naman, sabihin mo, ano trabaho niya? Yun lang ang sasabihin niya sa akin. O, de, suko na ako, di ba? Ayun. Ang third party dito ay chu-chu-chu-chu-chu, piri-chu-chu-chu-chu. Ayan. Naku, si John, nagising. Ang sabi ni John, ay nako, ako, meron naglalaro sa isip ko ngayon. Palagay ko talaga hindi matutuloy ang kasalang yan. Pareho lang sila na may ibang hinahanap. Pareho sila na may hinahanap. Period. Ano kaya yung pareho sila na may hinahanap? Iba? Makita kaya nila? Eto nga, ang dami-dami na nagsasabi. Ang dami na raw lumalabas sa social media. Oh. Alam na, hindi na natin mapipigilan talaga ang paglabas sa mga kung ano-anong mga iniisip ng mga tao. Kasi, eto nga, meron nga nag-text sa akin na taga Silang Cavite. Di ba na, chuchu si chuchu? Ay, kailangan ko bang sagutin yon? Tapos sabi ni Paolo Ubalde ng Virac, nay, baka po nagtitinda ng hilaw na karne si Boy. Ay, eh sabi nga ni ano sa Bukawi daw meron daw ano tindahan kilo per kilo karne per kilo. Ayan, oh, di ba? Nay, pareha silang miyembro ng
Paolo, galing ka pa naman ng Holy Land. Diba? Pareho daw silang miyembro ng Achuchuchu. Never pong naging epal si Alden. Hindi ba naman, Tita Nene? Hello, Kuya Rebo. Bakit nakangiti ka dyan? Sabi ni Philip Villanueva sa'yo. Kasi daw mali spelling ng Dominic ni Tita Nene. Q-U-E. Anak po ni Gretchen yon, yung Dominic. Okay. Never naging... Ay, nakakaloka. Yon. Okay. Eto pa. Ano, Rebo? Hinihintay ko ang senyas mo. Okay. Mm-hmm. Ayan. Nakabili na ako! Nakabili na ako ng Ulta Bio. Kulay violet. Oo, tama. Kulay violet ang packaging. Tama po, mga kapatid. At kung may mga katanungan pa po kayo sa Ulta Bio, pakitawagan nyo po ang 0917-110-6580. Sila po ang makapagbibigay sa inyo ng eksaktong paliwanag mula sa Teoxys Health. Brian and Joyce Posadas, maraming salamat sa tulong na ibinibigay nyo sa ating mga kababayan. Okay. YT messages muna tayo, Romel, para tayo busad. Okay. Nako, eto na, Nay, si Iram Lia. Hello, Nay, Chris, si Romel, always present, always watching si FM, SNN, sending love from Qatar. Ingat, God bless, salamat po. Ayan, nako, si Iram Lia, masarap ang tulog kanina niyan. Sobra. At si Marlene Dayaka, alam na this. Hello po, Nay, Chris, MMM. From Yorkshire, UK. Ingat, anak, ingat, anak. At si Ruth Casaneda, of course, San Francisco, California. Hindi pwedeng maligaw. Happy watching Alejandro Villarán. Happy Monday, everyone, ang sabi niya. Kilala ko yan. Kilala ko siya, si Alejandro Villarán. Ang galing-galing niya. Napakabait niyan. Magaling mag-shoot. Tsaka ang hilig, ano, sa makina, mga gadgets. Okay. Yes. Mm-hmm. At si Ryan, hello po na ni Chris at Rommel, always watching from Nasipit, Agusan del Norte. Ryan o Rian, maraming salamat sa iyo, anak. Thank you. Eto na si Minnie May ng Seoul, Korea. Of course, sarang hamida. Diba? Salamat, Minnie May. Mm-hmm. At, ay, nabati na natin. Nabasa na natin si Miss MMM. Okay, from UK. Alam mo si Wating-Wating, yung dalawang araw daw na pagkawala natin, parang 2 years ang katumbas sa kanila. Grabe talaga. Ganun na raw sila ka-addictus, benedictus ngayon. Ayun. At meron, at sila ni Iram Lia magkakaklase na rin sa isa pang host na binabantayan nila talaga. Oo. Ayun na. Meron sila. Isang matapang na babae, si Gurgur Girl. Ayun na. O, diba? Mm-hmm. Eto na si Omay Marinay. Nay, Rommel, code Snowy Monday here in Tokyo. Arigato. Love thank you, Omay Marie. Thank you. At sa aking mahal na director, tama anak, alam na alam ko ang mga dahilan. Okay. At si Emily Lilias. Hi, at Christy Rommel from Kamaratuan, but living in Sydney, Australia. Wow, kabayan ko, Emily. Thank you so much. Ang init dyan sa Sydney. Mag-iingat kayo. Sobra. Okay. At heto na po siya, Bon! Kumustahan na with the celebrities and stars na nasa Spotlight! Alam niyo po mga kapatid, sa naguguwapuhang mga personalidad ngayon, maraming pwedeng pagkambalan ng pagpapakilalang ganito. Pero siya po ang original. Siya ang tinawag naming mga movie reporters na ang lalaking walang anggulo, walang pinipiling panahon, ang nag-iisang Aga Mulak! Magandang tanghali! Kumusta ka na? Hello, Nay Christy and Romel. Ano ba? Bakit? Ayaw mong tanggapin? Ilang dekada ka na namin tinatawag at ipinakikilala bilang lalaking walang anggulo. Kayo po ang makapagpapatunay niyan. Patalikod, patangilid, para kahit ano. Iisa lang ang Aga Mulak. Kumusta ka na, morning? Okay naman, Da Christy. My good. Hello. Kamusta sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong lahat. I'm happy to be here. Masaya ako naman. Makakausap kita ulit kayo. Kayo, masaya. Oh. Alam mo, Aga. Batchmate. Yes! Yes! For the boys, alam mo na this, di ba? Alam niyo po mga kapatid, kayo makakapagpatunay na nang una naming malaman ni Rommel Chica na magtatambal si Aga at si Julia Barreto, isa lang ang sinabi namin, pasok sa banga ito. Hinihintay ito ng moviegoers talaga. Pasok na pasok po ito. Alam mo Aga, naaalala kasi namin,
yung pagmalaro, pinapalabas yung Kailangan Kita ninyo ni Claudine. Napakagandang pelikula. Ano feeling? Tatlong baretong pinakyaw mo. Di ba? Halos apat bareto. Na ka na eh. Halos apat, di ba? Parang si Marjorie, kasama pa. Robel, hindi mo alam yon. Panahon namin, ihiwalay ko isa. Ihiwalay ko isa. Si Marjorie, si Claudine, si Julia muna. Silang tatlo lang. Okay. Mahal mo ako, morning, ano? Ano ba? Ano yung feeling? Ano yung feeling? Pinakyaw mo ah. Hindi ko naman na, honestly, hindi ko na naisip yun. Ang naging feeling ko lang talaga when the movie was offered sa akin. First, I was not ready. You know, I was, you know, I'm coming from a long, 3 years. I was super on the heavy side. And so when they said movie that with Julia, parang sabi ko, ako? Sabi ko, parang, I mean, okay lang naman, ano? Because sinabi sa akin agad, don't worry because you're playing your age. Ah, okay, sabi ko, kasi baka naman iniisip nyo, sabi ko, hindi naman. No, of course not, no? Sabi ko, so it's really like a May-December affair and of course, naging maingat ako ron. I was very careful because kailangan maging tama yung timpla ng pelikula. Hindi working through or you're not trying. Parang ganon. So we made a light, simple, linear movie na when because I'm always thinking of our viewers, ano? Parang paano ba sila hindi mabobore sa pelikula now? No, sa options now, di ba? Parang ginawa namin ng simple, fast, and very nice. And I made sure that it's not really parang, alam mo yung ganun yung cringe, medyo oo, parang. Oo, basta alam mo naman aga, kahit naman anong role ang paggampan, ang gampanan mo, pasado ka. Ano ka ba? Hindi ka na dapat nagdududa sa sarili mo. Right, siyempre, umabot sa point na at this point in time, iba-iba na, no? There's social media, there's Netflix, live streaming, there's, parang sa, you get lost a bit, parang who is my audience na, who are my audience, no? Like, parang, who do we cater to? Sino yung manunood ba ng pelikula? Sino ganyan? So, it was kind of, I'll be very honest, it was hard for me, no? Kasi ganun po ako, kung hindi nalalaman ng tao, talaga pinapakialam ko yung pelikula talaga, ang storya, scoring, title, lahat. And so, we came out with this, and I'm proud to say that we have a simple, good movie. Ayan. Romel, pagkakataon mo na, naku, alam mo po, kinaji ka kay Aga. Ay, naku, napakabait niya na. Sobrang bait. Sir, Soba. Aga Mula, kamusta po ang paghahanda? Kasi iba po, ang daming mga comment doon. Nung lumabas ang Julia Barreto at Aga Mula, ang dami ka agad naglabasa na nahati ang audience mo agad, di ba? Yes. May nega, may positibo. Paano mo ginawang normal ang mga komento nila? Na para syempre minsan maaapektuhan ka, di ba? Di ba yan? Tama ba yung pag-accept ko dito o hindi? Di ba may ganon? Kasi nahati ang ka. I think that's why kaya meron kaming ano to promote, ano, ang pag-promote naman ng pelikula is really to explain to viewers kung ano yung pelikulang inihanda namin, kung ano yung pelikulang gusto namin nilang panoorin. So when there are negative reactions, parang, you know, negative reactions sa akin is nakakatulong para sa akin. I look at it that way, parang, but of course there are really bad comments who just wants to, you know, erase na lang yan. Oo, mga bashing. Oh, pagka ganoon, you know, I mean, you guys are parang so sorry na lang, pero para hindi ko kayo papatulad talaga kasi para maayos ang puso ko, ang hangari ko gumawa ng pelikula para mapanood kasi kung hindi niyo naman gusto panoorin, hindi ko naman kayo mapipilit kasi ang desisyon naman, sabi ko nga, nasa Panginoon Diyos parate, meaning pag gumawa ako ng pelikula, I give it my best, whether it's a low budget film or a big budget film. You promote it and then come showing day, talagang it's beyond our control naman talaga kasi padla ang magdedesisyon naman talaga kung manonood siya. At saka tama ka aga, any reaction without any action is no action. Yun lang yun. Dead mamulang. Kaya madagdag ko lang kasi minsan
tumitingin ako sa, kasi hindi talaga ako matingin sa mga comments masyado, no? But of course, parang hindi ako sanay po sa mga negative kasi para wala akong ito. I try to, you know, to try to behave always. And pag may nakikita ka, masama pa rin sinasabi kaya sa kapwa-artista mo o sa kapwa-tao. Tama. Na minsan mo wala namang ginawang masama itong tao ito, pero pero bakit? Saka, ba't papansinin ang 100 bash sa milyong-milyong nag-sayo? Totoo. Aga, tanong ko lang, nasimulan ko, si Romel hindi pa nga eh, nasimulan ko ang pagka-Ariel mulak mo, aga mulak mo, Bagets Days. Eto na ang mga Bagets. Andito na si Andres at saka si Atasha. Anong dahilan bakit ang itsura mo hindi ka pa rin pinagbabago ng panahon? Ay, nako! Talaga ba? Ano ba? Diba? Ano ang sikreto, aga? Walang stress! Ayun! Totoo yan. Totoo yan. Naisasang tabi ng karamihan ang sinasabing God, family, and then everything else, ano? Binigay na sa atin nung pa yan na hanggang tumanda ako, napag-aralan ko pong gamitin yun at sundan yun na ang Panginoon muna, pamilya mo, tapos lahat na nasa ilalim yan. So, masaya ang relasyon ko sa Panginoon Diyos, masaya ang relasyon ko sa pamilya ko. Lahat na mangyayari after that is bonus na maraming salamat pa rin. So, I appreciate that up to now, imagine, sa totoo lang, I'm working with Julia Barrett. As an actor, I'm blessed to have experienced her generation, you know. And there's nothing wrong because sabi ko nga sa mga tao, sa sarili ko lang, parang kalma lang po. Huwag ko personal, pelikula lang po ito. Romel, may tanong ka pa? Didiretsuin ko kasi mamaya. May tanong po ako kay Aga. Kamusta po? Hindi ba kayo natatakot dahil yung mga pinagdaanan niyo nung bata kayo, parang eto na yung sumasalamin na sa mga anak niyo, nag-aartista na, kung gano'ng kagulo ang showbiz na pinasok nila. Ano po at ang pinayagan niyo? Correct. Gusto nila eh. Nagulat din ako, parang hindi naman nagulat, but kasi yun ang nakikita nila, sigurong lumalaki sila, nakikita nila yung buhay namin. But naipaliwanag ko naman sa kanila nang hindi lang nasa isang paliwanag, kumbaga growing up, na if at some point you decide to enter the industry, the movie, the entertainment world, is wag yung tignan yung glitz and glamour because behind that is all and hard work, you know, and dedication, you know, and kasi baka nakikita lang nila yung results, you know. Tapos sa magaganda, but hindi nyo nakikita yung failures. Ang dami ko pong dinaanan yan. Uy, aga! Nakausap namin si Kuya Tito, si Senator Tito Soto. Yes. Puri-puri niya anak mo. Napaka-puri-puri nila ni Tita Helen. Si Atasha, tang sabi daw, inihintay niya yung iluluto na tinaparize ni Tita Helen. Ang bait na bata, napaka low profile, very humble, maganda raw ang palaki nyo kay Atasha at kay Andres. Eto, may padalang mensahe ang choreographer director na si Mel Feliciano. Hanggang ngayon ang guwapo mo pa rin. Sabihin mo nanay sa kanya, mangga. Oh. Mangga. Si Mel Mangga. Sabi ni Lara May Abrigo, Nay, Diyos mio, ang una kong showbiz crush. Nakakamaratan ko lang po ng movies niya na Regine Aiko at Mikey nung isang araw at kahapon po yung Miracle in Cell number 7. Nay, pa-shoutout naman po kay Mr. Aga Mulak. Anak, pakibati mo nga, Lara May Abrigo. Lara May! Hi, Lara May Abrigo. Maraming salamat sa iyo. Thank you naman. Ayaan mo, maganda yung mga napapanood mong pelikula. Ito rin, ikaw pa rin napipili ko. Maganda rin to. Yes! Mula ito sa London. Oh my God, si Matahar. Pa-shout out man po talaga kay Aga Mulak. He's just perfection for me. An institution of Philippine cinema. Napanood ko na ang trailer ng movie kasi curious nga ako. It's very timely. A kind of movie that doesn't need cursing or fake cry to be called excellent. Congratulations. Ano, pakibati. Wating-wating ng London.
Tamo, ngayon, napakalote ko. Alam mo, itong mga Zoom-Zoom na to, gamit ko lang cellphone ko kasi wala akong laptop, wala akong... Hoy, magkaklase kaya tayong dalawa, alam mo na. Napatungo ako dito sa lamesa, ganyan-ganyan lang. Anak, pakibati si Wating-Wating ng London. Wating-Wating of London, hello. Maraming salamat sa'yo, Wating-Wating. Itakatama, thank you for... Ang ganda ng observation nyo, Wating-Wating, thank you doon sa sinabi mo na yung pelikula namin talaga, hindi po boring talaga. Wala pong drag, walang drama na OA, walang ganito. But it's, you know, it's timely just for the month of Feb. We just wanted to do a simple, quiet, fun. Nice to watch. Okay. At eto, hindi ko alam kung ano edad ni Dan Clavesillas, pero sabi niya, Nay, idol ko na si Aga simula nung kabataan ko pa. Shout out naman po. Dan Clavesillas, anak. Dan Clavesillas, hello. Maraming salamat. Appreciate you po. Thank you. At siyempre, naku, ang taga-Qatar. Grabe. Grabe ka, Aga Mulak. Si Iram Lia ng Qatar. Pasensya na po. Kaligayahan na po ito ng okay mga na. OFW natin. Kagawa. Okay. Pag may pelikula lang ako, nakakalabas talaga, nakakaganito. Kasi alam niyo naman, napakatahimik ng buhay ko talaga sa katahimik. Ito. So pag nakakalabas ako, so sa Qatar, sino pangalan yan? Tita Chris? Iram Lia. Iram Lia. Hello. Hello. At saka si Tita Nene Olanday. Ayan. Tita Nene Olanday. Hello. Okay. Happy Valentine's Day. Happy birthday. At eto, gagawa na kayo ng sitcom dito sa TV5. Anong magic meron ang signal, ang TV5 at ang mga nagbuo nitong sitcom na ito at nakuha kayong buong pamilya. Samantalang ito ang unang-unang desisyong ginawa nyo talaga ni Charlene. Okay. Well, you know, I'm happy with TV5. I've always been happy with TV5, the whole team from MVP down sa lahat ng tao sa kanila. After ABS-CBN, when I moved out of ABS-CBN, I moved to TV5. Talagang welcome ako doon with open arms and hindi nila ako pinabayaan. So, you know, when this thing came about, my, you know, yung offer na sitcom, yung ganyan sa family namin, sabi ko, why not TV5? And although, kinakabahan ako dahil first time, sabi ko, hindi ako marunong umarte kasama yung mga anak ko. Sabi ko, paano tayo arte? Sabi ko, anyway, sabi ko, I think this is one sitcom that will really be super fun because yun mo, kahit anong call time mo, kahit matagal kayo mag-tape, kasi magkakasama yung pag nalaman nyo yung casting namin, which hindi ko pa pwedeng sabihin, talagang wow. Ito, aside from our family, yung cast na iikot, natutulong talaga sa amin, talaga. Ay, naku, matutuwa kayo. Ayan, aabangan natin yan. Aabangan yan. Isa na lang, si Tita Julie Paras, sa lahat ng pelikula ni Aga, pinalakpakan ko, Miracle. Ito, si Miracle number 7. Oo, tama ka, Tita Julie Paras. Maraming salamat. Kung babasahin ko po ang lahat ng mensahe nyo, baka bukas na po tayo abutin sa Christy per minute. Ayan, si Louie Tolentino, magaling na pintor. Louie, alam mo ba na napakataas ng respeto ni Aga Mulak sa mundo ng sining? Kung makikita mo ang kanyang mga koleksyon, ay nako, ewan ko na lang. Si Vincent Van Gogh na lang yata ang wala pa siya. Ito, para hindi ko pinapakita yung bahay namin, pero ito, dito ako sa Den. Anak, paikot lang na isa. Sa'yo ko lang gagawin to, Tita Christy, ha? Yes, I know! Okay. Napakatindi po ng mga koleksyon. Ito po namin. So, ito yung mga content. Okay. Yung mga paintings ko dyan. Andiyan. Ganyan. Ayan. Ayan. Aha. At saka Romel, yung kanyang panlasa pagdating sa sining. Mga Velasquez, Van Gogh, mga ganon talaga. Oo. Mga koneksyon ko, puro Filipino. Nay, panay kahoy din, nanay, di ba? Yes, mahilig sa kahoy. Oo, ayan. Kaya naman matibay siya bilang aktor, bilang tao, bilang ama. Kasing tigas ng Nara. Di ba? Yan. Wow! Thank you, Morning, ha? Love you! Ay, nako, isa na lang talaga.
Sabi ni Obet sa akin, paki-ask lang po kay Aga kung matutuloy si Andres na maging regular host sa kabilang, ano, sa request daw ni Vice Ganda sa kabilang noon time show. Nako, sagutin mo na to morning anak para makapag ano sila. Hindi ko po alam talaga, una-una natutuwa ako kay Vice. Sabi ko nga kay Vice, in-interview niya ako, sabi ko, ikaw magsabi, imbitahin mo. Kasi hindi ako nag-decision talaga, sa totoo lang. Sa okay, ayan. Pinalaki ko sila na mag-decision sila ng sarili nila. So ngayon, nasa tamang edad sila, ayos na yung eskwelahan nila, kung anong gusto nyo gawin, basta kayo may decision yan, mahirap na trabaho yan, gawin nyo ng tama, and then good luck sa inyo. Basta andito lang kami sa likod ninyo. So I hope, well, if the invitation is real, then nakakakilig yun, di ba? Kinikilig ako. Bago tayo mag-imbita, Aga, para sa ikaw pa rin ang pipiliin ko, maraming salamat dahil yung pagpapahalaga nyo ni Charlene sa edukasyon, napakalaking bagay talaga. Itong pundasyon na ito na tinimo nyo sa utak ni Andres at ni Atasha, maraming salamat sa iyo at kay Charlene. At eto na, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Go! Napalis yun ako? Anak, Don, pwede bang hanggang dulo siya? Alisin na natin yung isang item. Ano yung item nyo? Maganda yan kasi narinig ko kayo na yung promo ni Sharon. Ay, dito kay Christopher Minute, ang sikreto nyo, hindi na itatago. Ay, wala! Morning, gusto mo? Gusto mo ba? Ayoko! Gusto mo ba? Wala! Anak, kinahaman mo ba ako? Hindi mo, kaya nga totoo nga, naniniwala nga ako doon, kaya nga sige. Ako ay, ito ba yung nabibigay galang? Anak, huwag kang aalis ha, maggagap lang kami sandali, babalikan ka namin agad-agad. Oh, sige mo lang. Magbabalik ko agad ang... Christy, per minute, mwah. Na-n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 a
May magkakaroon pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututo. Oli ka na. Kaya tara, tara, let's go! Christy Perminit na. Christy Perminit na. Na naman. Puno ng intriga. Tanggal ang problema. Dahil Christy Perminit na. Christy Perminit na. Christy Perminit na. Na naman. Puno ng chismis. Pero may pangaral ba? Dahil Christy Perminit na. Oh. Oh, may malilihim ba kinanay Christy? Wala. Wala? Wala, wala. Simple lang ang iyong timpla. Di matapang, tama lang ang lasa. Tulad ng iyong ganda. Simple lang ang iyong timpla. Hoy! Oh. Ako si Ronnie Raymundo. Ako po si Chad Borja. Ako po si Renz Verano. Richard Reynoso po. Uy, nga pala. Kami po kami ang... Po. Ang OPM Hitman. Para sa Christy per Minute, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Paalam na, aking mahal. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy per Minute. Tutok na lang. Sariyang tawili-wili, ipatungungilit sa Christy per Minute. May kwentuhan, pawanan, kantahan, ulitan. Andyan si Nanay Christy sa Radyo 592.3. This is it, Walastik, Christy. Mundo
sa Christopher Minit. Mga balita at intriga may Okay, sasagad na po natin ang ating panayam kay Aga Bulak hanggang sa dulo. Kaya pakatandaan po natin para sa puyat, pagod at stress, Ultabayo lamang po ang sagot yan. Kapag tayo puyat, sablay ang ating desisyon. Pag nanghihina, wala lang. Well, syempre, wala lakas. Kaya Ultabayo po ng Teoxys Health. Supplyan po natin kayo ng Ultabayo para wala tayong problema sa deep sleep. Ayan. Morning! Ang dami-dami nagte-text dito. Wag kang papayag, morning. Dapat dito lang sa TV5 si Andres. Ang gusto namin, Andres and Riza May Love Team. Naku, ang dami-dami. Ang dami-dami. Naku, kung ako kay Aga, wag niyang pakakawalan sa ibang istasyon. Alagang-alaga sila ng TV5. Dapat dito sila. Signal at TV5 ang magbibigay talaga ng sobrang respeto sa kanilang mag-anak. John, thank you so much. Ano sa palagay mo? Si Andres ba? Ready na rin? Ready na? Hindi ko alam kung ready sila. Kasi si Atasha nung pumasok, hindi ko alam na ready. Nagulat na lang ako. Ganun siya. Ang pangarap ko lang sa publiko ay makita nila talaga yung kalooban ng dalawang bata. Si Andres. Talagang kayo na humusga sa kanila. Alam mo, si Tita Dolor Guevara, ang ating kaibigang manager, purim-puri ang mga anak mo, sobra. Naku, Tita Christy, kung alam mo lang, itong mga batang to, napaka-low profile. Si Atasha, tuwan-tuwa ako pag napapanood ko yung vlog niya sa ibang bansa. Naglilinis, nagluluto, naglalaba, nag-aaral. Si Andres, ganun din. Paano nyo tinaguyod ni Charlene ganito ka-humble na buhay sa inyong mga anak? Eh, kung ano lang kami, yun lang sila. Ganun lang naman ka-simple yan kasi hindi naman kami pasensya, hindi ko naman paano pa to, hindi ko naman masasabi na mayabang naman kasi kami. Si Shirley, sa mga inabot namin sa buhay, hindi naman, sa amin puro pasasalamat always. Yung gratitude sa lahat ng taong nakasama namin at tumulong ganyan, kaya wala akong kinakaaway, wala akong ganyan. Misa kahit inaaway nila ako, parang tahimik na lang ako kasi alam ko yung puso ko. Or sometimes also pag may mali ka, siyempre, dami ko rin pagkakamali noon. Ang dami ko rin dinadaanan din. Pero I make sure that I really learn from it. And kumbaga, sinasabi nga, di ba li magkamali ka, basta may, pag nagbago ka, ano yun, may pinagkatandaan ka? Meron kang pinagkatandaan. Eto, sabi ni John, yan ang maganda kay Aga Bulak. Sumikat, yumaman, tanyag na tanyag, walang kayabang-yabang. Hindi katulad ng isang kaibigan niya, paano ba niya yun tinatanggap? Hindi ko nababanggit yung pangalan John, ha? Sorry, ha? Nung mayabang niyang kaibigan. Okay. Pero, ano, alam mo naman yun, kilala mo naman yun. Diba? Kilalang kilala ko siya. Kilala ko sabihin. Pero, alam mo, sabi ko nga ako, basta hindi ako, wala ako, sa akin lahat, pare-pareho. Ang tagapag-usga natin sa akin ay yung nasa taas lang talaga. Pero, siyempre, kunyari ako, Tita Christy, nagkasala ako sa'yo, kailangan kong ipahingi na pagpatawad yun, ano? Romel, sa'yo, nagkamali ako sa'yo. Bababa talaga ako at hihingi. Tama. At ginagawa niya yun. Ganun siya talaga. Sa lahat ng tao naman, ganun. So, kanya-kanya lang. So, kunyari, kung may away kayo, may hiduwaan kayo, wala naman po ako magagawa ron. Puro okay. Ba, kailangin ko yun, di ba? Parang wala akong ganun. Oo. Morning, gusto pa sana namin, magpatuloy tayo. Eh, baka matulpo na tayo eh. Kasunod natin si Senator Happy Tulpo. Natulpo tayo. Oo, huwag na. Basta tayo dito. Max, salamat ha. Maraming salamat sa'yo. Congratulations. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pasok ka na naman sa banga dito, Aga. Good luck. Good maraming luck. Salamat. Ayan. Thank you. Sa lahat ng inyo, sa TV5, thank you very much. Viva Films, I love you guys. I love you all. Thank you. Sa lahat po ng binabati namin ng regular sa araw-araw, pasensyahan nyo na po kami sa araw na ito. Ibinigay po natin sa inyong idolo ang aming panahon. Stay negative, be positive, kaya natin to. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Nagkakagulo na dahil kay Aga Mulak. Thank you so much, morning. Thank you, Aga. Love you guys. Love you guys. God bless you. Hanggang bukas po muli mga kapatid, dito lamang sa Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Thank you so much. May malilihim ba kay Christy per minute?
Rina na Chica at Intriga. Christopher Bennett sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang nakilala rin at Christopher Bennett araw-araw. Ang programang Christopher Bennett. Ang nakilala rin at Christopher Bennett araw-araw. Kasama na si Romel sa Radyo 5 alas 4 araw-araw. Ano na bang bago sa inyo? Di mo malilihim dito. Nakakawala kay Christopher Bennett.